Umakyat na sa 38 ang mga nasawi sa bakbakan ng militar at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Patuloy ang paglikas sa mga apektadong residente, kaya naman problema nila ngayon ang naiwan nilang kabuhayan. Mula sa Maguindanao, may live report si Chino Gaston. Chino? Susan, inaasahang magpapatuloy ang opensiba na inilunsad ng militar laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao. At syempre, kasabay nito ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasasawi at sugatan sa magkabilang panig. At syempre rin, ang patuloy rin pagtaas ng bilang ng mga sibilyan na ibig lumikas mula sa gulo. Hindi bababa sa 10,000 residente na ang lumikas sa gitna ng patuloy na bakbakan ng militar at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Maguindanao. Ang mga residente sa barangay Bakat, sa bayan ng Raja Buayan, kanya-kanyang bitbit ng anumang maisasalbang mga ari-arian at alagang hayop. Bakit tayo niya kambali? Ay, natatakot doon sila. Eh, ano lang sila dito? Ibakwit. Mga ligaw na bala. Kagabi ba, medyo matindi yung putukan? Oo, sir. Kagabi nga, malakas yung putukan. Problema ngayon ng mga residente ang iniwan nilang kabuhayan. Ang mga pananim nilang mais at saging, hindi raw nila mapapakinabangan habang nagpapatuloy ang sigalot. Tatakot sa gulo. Yan. Marami ang sibilyan na nakaalis sa bahay nila. Mga manok, naiwan, pato. Ang lugar na ito ay sakop ng teritoryo ng MILF. Sa katunayan, may mga checkpoint pa ng MILF kaming nakita. Bukod sa bunker na gawa sa lupa, meron din itong foxhole na taguan. Sa ilalim ng Bangsamoro Framework Agreement, pinahihintulutan na ngayon ng MILF ang mga puwersa ng gobyerno na pasukin ang kanilang teritoryo para tugisin ang mga grupo tulad ng BIFF. Sa tala ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, 37 hinihinalang miyembro ng BIFF at isang sundalo na ang namatay mula Lunes. 12 bangkay rin ng mga rebelde ang na-recover, ang ilan sa kanila minor de edad. Ironic because they employed child soldiers and we verified that. Some of those that were killed are minors with firearms. Pero maring itinanggi ng BIFF na gumagamit sila ng child warriors at itinanggi rin na namatayan sila ng mga sundalo. Si Pangulong Noynoy Aquino, dinepensahan naman ang operasyon ng militar laban sa BIFF. The AFP, in its role to protect our people, is going on these operations to prevent yung these lawless activities from inflicting harm on our populace and to seriously degrade their abilities to again act as spoilers. Susan, bagamat sinasabi nga ng militar na nakubkob na nilang tatlong kampo ng BIFF at napapalibutan na ngayon yung main force nitong BIFF dyan sa Maguindanao, ay nag-iingat pa rin ng mga otoridad laban sa mga tinatawag na sympathy attacks mula naman dito sa mga supporters ng BIFF sa labas ng area of operations. Particular dito ang pagsabog ng mga IEDs na naitala nitong mga nagdaang araw sa ilang bayan sa Maguindanao na pinaniniwalaan ng militar na maaring diversionary tactics ng mga rebelde. At yan ang latest mula rito sa Maguindanao. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Chino Gaston mula sa Cotabato.